Nako po, mga ka-istorya. Abay, itong mga grupo ng mga talunan, gigil na gigil, mga ka-istorya. Bumuo pala sila ng kilusan, ng samahan, pinapatake down si Juan Historiador. Mayroon silang listahan, mga ka-istorya, kung saan yung mga YouTuber na yun ay mga pro-Marcos at pro-Duterte vloggers. Eh ngayon, abay, akalain mo, nasa number 3 pala ako ng listahan nila. Aba, ano sa akala nila? Mapipikon ako. Abay, proud pa ako at nagpapasalamat ako na ako pala eh number 3 sa listahan ng mga talunan. Pinapa-take down nila ako, mga ka-istorya. Nasa listahan nila ako. Akalain mong pangatlo ako sa listahan nung mga pinapa-take down nila na kinaiinisan nila na mga vloggers. Akalain mo yun. Abay, sana'y magbi-video recording ako ngayon ng dokumentaryo tungkol dun sa magandang hangarin ng dating Pangulong Marcos Sr. na makatulong sa lahat ng mga Pilipino. Abay, bigla naman na inimporma tayo, inabisuhan tayo ng isa nating ka-istorya, subscriber po natin, na nag-aalala nga siya kasi isa nga daw po tayo sa source niya ng mga tama at totoong impormasyon. Abay, si nerds ko, eh totoo nga. Pinapa-takedown nga ako, mga ka-istorya. Nasa number 3 ako ng listahan nila. GG na GG ang mga talunan, mga ka-istorya. Gigil na gigil. Oh, yung mga talunan, huwag kayong pikon. Ang pikon, laging talo. Abay, plakda na nga kayo dahil talunan kayo, tapos pikon pa rin kayo. Eh di ano nang mangyayari sa inyo? Magdira naman kayo ng awa sa sarili ninyo. Kaawaan naman ninyo ang sarili ninyo. At magtira naman kayo ng kaunting ano, magandang asal para sa sarili ninyo. Hindi yung puro nalang kapangitan ng pag-uugali ang nakikita sa inyo ng mga tao. ito yung screenshot, oh. Oh, babasahin ko, ano, oh. Ito. Ewan ko lang kung nakikita niya, eh. Puro puti pala yung nakikita. Babasahin ko sa inyo. Hello, friends. I have a new hobby you might want to try. I call it troll hunting. Open your YouTube app, search name. Sa page niya, may 3 dots. Click report user. Tapos, option 1. Then, sa notes, write fake news, peddler, misinformation, and disinformation. Tapos, ang nakalagay, ito na, may listahan na, ano ha? Una, Madam Ellie. Pangalawa, Sangkay Janjan TV. Kay Sangkay Janjan, wala nang bago eh. Tapos pangatlo, Juan Historiador. Pang-apat, Maharlika, so on and so forth. Abay, akalain mo, bago ito sa pandinig ko, napansin pala nila tayo, mga ka-istorya. Eh kung tutuusin, itong YouTube channel naman ng inyong lingkod eh, kung ikukumpara sa iba, eh maliit pa. Mahigit lang naman tayong 100,000 subscribers. Currently po ay 134 subscribers ang YouTube channel ng inyong lingkod. Maliit pa kung tutuusin, kung ikukumpara sa iba. Abay, napansin pala tayo, kahit maliit yung YouTube channel natin, nasa ikatlo tayo ng listahan nila. Abay, ibig sabihin, napapansin nila tayo. Napapansin nila ang inyong lingkod. Hello, mga talunan. Hello, buhay pa ba kayo? Umuulan-ulan. Eh, so kapag umuulan pa naman, lumalabas ang mga palaka, nagkakaingay. Fake news, peddlers, disinformation, holler. Sabihin nyo yan sa sarili nyo. Ha? For your information, mga talunan, na plakdang-plakda, ha? Para sa inyong kaalaman. Si Juan Historiador hindi nagsasalita, dakdak na lang ng dakdak na walang ipinapakitang ebidensya. Hmm? At yung ipinapakita kong ebidensya, mga lehitimo at beripikado, tapos sasabihin ninyo, fake news? Haller! Idol na idol niyo yung isa doon na best friend forever ko, ah. No, na reyna ng disinformation. Idol na idol nyo, no? Kinikilig lang ako sa inyo. Ha? Oh, ngayon, mapipiko na naman kayo pag napanood din nyo ito. Ha? Hmm. Sige nga, panuorin nyo lahat ng video ko dito sa YouTube channel ko. Sabihin nyo na fake news.
Ah, hindi nyo lang kasi matanggap ang katotohanan na masakit ba masyado sa dibdib ninyo ang katotohanan? Ah, eh ang ginagawa ko lang naman, binabahagi ko lang naman yung totoong kwento ng kasaysayan dito sa Pilipinas na inilihim sa mga Pilipino ng matagal na panahon, isipin mo 3 dekada. Tapos sasabihin nyo, fake news. Pagka ibinubulgar mo yung totoo, fake news. Ugali talaga ng mga to eh. Mga talunan. No? Isipin nyo kung paano sinalot ng mga yan ang bayan natin, ang bansa natin, mga kaistorya. Ah, kapag ibinubulgar mo ang totoo, sasabihin, fake news ka. Ha? Fake news ka raw. Fake news peddler daw. Disinformation daw. Ang gagaling ng mga... Sabihin nyo ngayon sa sarili nyo, baka nangangati kayo, kakasabi ninyo yun sa amin. Eh kami, hindi kami maaapektuhan yung sasabihan nyo kami na fake news. Eh ba, panatag kami. Nasa panig kami ng katotohanan. Nagsasabi kami ng totoo. Alam na ng mga Pilipino ngayon ang totoo. Tapos sasabihin nyo kami na fake news peddler. Nako, walang epekto sa amin yan. Repasuhin nyo lahat ng video ni Juan Historiador, no? Repasuhin nyo kasi nandyan eh. Lahat naman ng video ko, nagpapakita ko ng mga lehitimo na ebidensya. May mga video clips pa nga. Tapos sasabihin nyo, fake news. Ay, yung naglabas ng mga impormasyon na yun, ang sabihan nyo ng fake news. Kasi yung mga source ko na yun, ay may mga media pa nga dun eh. Halimbawa, Washington Post. Sabihin nyo sa kanila, kasi ginamit ko na reference yung mga, yung isa sa inilabas nilang artikulo. Di sabihin nyo sa Washington Post na fake news yung nilabas nila, kasi yun ang ginamit kong reference eh. May mga video clips pa. Ay di sabihin nyo sa mga tao na yun na nagsasalita, na pinakita ko dito sa aking mga contents, na fake news yung sinasabi nila. Gawin nyo! For your information, iba ang YouTube. Ibahin ninyo sa Facebook. Kung si Facebook na impluwensya ng politika, ibahin ninyo si YouTube. Ha? Iba ang ano ni YouTube. Matibay ang mga policy ni YouTube. Hindi nyo yan kayang infiltrate. Ha? Gumagawa sila ngayon mga kaistorya na ano, ng kilusan. Mass reporting po ang tawag dito. Grupo po sila, ha? Grupo sila. Marami sila. Minamass report nila kaming mga pro-Marcos and pro-Duterte vloggers. Isipin nyo. Shout out po kay istorya na Carlsberg, Adaro, Kabaktulan. Tawa lang ako sa inyo. May nag-ano sa atin eh, si ano daw, sabi ng isa nating ano, napanood niya raw kay PH latest. Eh di tiningnan ko, abay oo nga. Walang bago. Kaysang kay dyan, walang bago. Pero sa akin bago ito, akalain mo. Idihali ako sa number 3. Thank you. Number 3 pala ako eh, kahit maliit yung YouTube channel ko. Thank you very much mga talunan ha. Thank you. Matipid ko na naman ang mga to pagka napanood ako eh. Hello ka istorya na Romilet. Hello po ka istorya na Heidi Angeles. Ay nako. Ay kung sa bagay, mas mabuti na yung ano, yung kumbaga eh, nagpapasiguro ano ho. Kaya gagawa ko lang isang YouTube channel. Ano ho, just in case na magtagumpay ang kasamaan nitong mga talunan na ito, eh lahat ng videos ko, eh re-upload ko doon. Ano ho, magsisimula na akong mag-ano ngayon, mag-i-download lahat ng aking mga video dito sa YouTube channel. Hindi nyo kami mapipigilan na isiwalat ang katotohanan sa mga Pilipino. Maniwala kayo sa amin. Baguhin nyo na ang pag-uugali nyo. Alisin nyo na ang ugali nyo na pagkapikon. Tanggapin nyo na ang pagkatalo nyo. Kasi kahit anong gawin nyo, nako, kahit bumupa kayo ng napakalaking grupo, hindi nyo kami mapipigilan. Maraming paraan eh, bay kahit ako ganito naman eh. Millennial ako. Alam na alam ko ang social media. Kabisado ko lahat 'yan. Maraming paraan. Maraming paraan para makapagpatuloy kahit pa ma-peruwisyon ninyo ang YouTube channel nitong ni Juan Historiador. Maraming paraan para makapagpatuloy ako maisiwalat sa mga Pilipino ang totoong kwento ng kasaysayan. Nako, maghihunos dili. Bisitahin niyo ho si ano. Baka gumagawa na naman ng ano dito si Sangkay Janjan, ibalita nyo ho sa kanya. Marami po ito. Marami po ito, ano ho. Ang na-screenshot ko lang kasi dito, si Madam Eli, Sangkay Janjan, TV, tapos ako, pangatlo, Maharlika, Real Asian Beauty, YUY TV, o Yoy, Hiwaga. Marami po. Marami. Ipaabot nyo sa kanila. Ano ho, mga ka-istorya.
Tawa lang ako sa mga to. Eh, mag video recording sana ako ngayon eh. Yung Marcos Humanitarian Foundation, history ng Marcos Humanitarian Foundation. Ano ang dahilan? Bakit yun naitatag? Paano naitatag? Ang problema, ay biglang nabalitaan ko to. Hello? Oy, mga talunan. Oy, gising pa ba kayo? Kukak-kukak muna nga kayo dyan. Magkukak-kukak muna kayo, umuulan. Eh di ba ang mga palaka, pagka umuulan, lumalabas, nag-iingay. Ay nako, pag napanood nila ito, mapipikon lalo itong mga to. Huwag na kayong pikon, mga talunan. Talunan na nga kayo, tapos pikon pa kayo. Eh di ano nang mangyayari sa inyo? Ha? Asaran ang hanap nyo eh. Nagkataon si Juan Historiador, hindi asar eh. Hindi kayo magtatagumpay, sinasabi ko sa inyo. Si Juan Historiador po, tiwalang tiwala po ako sa Panginoon. Gabay ko ang Panginoon, hindi nyo ako mapipinsala. Nasabi ko sa inyo yan. Maraming beses nang napatunayan ko sa buhay ko na hindi ako napinsala ng masama dahil ang Panginoon po ang gumagabay sa akin. Wala po akong ginagawang masama. Sinisiwalat ko lang ang katotohanan. Kailanman yung kapangyarihan po ng Diablo hindi magtatagumpay sa kapangyarihan ng nasa langit. Maniwala po kayo sa akin. May panahon, nahahayaan kayo na kumbaga imamayagpag. Pero may panahon na kayo ay hahampasin ng palo. Pag hinampas kayo ng palo, alam nyo, pag nagparusa ang Panginoon, pag pumalo sa tao, dapat ka talaga, subsub ka talaga. Tingnan nyo ang nangyari sa nakalipas na may tatlong dekada. Ngayon, anong nangyari? Di ba? Mahirap na lang magsalita. Ano nang nangyari ngayon? Pag di kayo tumigil, alam nyo, kung anong itinanim nyo, ha? Mga talunan, makinig kayo. Kung kasaman ang itinatanim nyo, aanihin nyo. May oras, aanihin nyo kasaman din. Maniwala kayo sa akin. Ha? Minsan, kalabitin ninyo yung konsensya ninyo. Kung may konsensya pa kayo. Ha? Ba't nyo kami mas reporting? Porque kami nagsasalaysay ng mga katotohanan. Ha? Masakit ba sa inyo masyado ang katotohanan? Hindi ninyo matanggap? Karaniwan po ito, kumakalat po itong ganito sa Facebook at sa Twitter. I-search nyo po. Kasi na-search ko na ito dati, kaya lang, nung mga una, wala ako sa listahan nila. Ngayon ito, itong latest na ito, pangatlo ako. Wow! Pangatlo pala ako sa listahan ng mga pro-Marcos, pro-Duterte vloggers. Thank you so much. Thank you very much. Overwhelmed naman ako. Nilagay nyo ako sa pangatlong listahan. Kinikilig ako sa inyo. Kinikilig ako sa inyo sa ginagawa nyo. Ay, nako. Nako po. Hello, kay Historiana Carlsberg. Salamat kay Historiana Paradise Channel. Ito ha. Kung sasabihin nyo kami fake news, gumawa kayo ng YouTube channel nyo. Tapos, mag-upload kayo ng mga videos o kaya mag-live stream kayo, ipakita ninyo sa sambayan ng Pilipino na kami nga ay nagpapakalat ng fake news. Magpakita kayo ng matibay na ebidensya na yung inilalabas naming mga contents ay mga fake news. Ganun lang dapat. Patunayan nyo. Hindi yung puro kayo, keyboard warrior lang kayo eh. Patunayan ninyo. Hindi yung puro kayo. Ewan ko sa inyo, para kayong mga bata. Alam niyo yung ugali nila? Para sila yung nung kumakain ng candy, halimbawa lollipop, tapos bigla mong inagaw, galit na galit. Ganun yung mga yan, parang mga bata. Hello, ka istorya na Trixie Villa 11. Hello po, kapatid, Raquel Muntun. Opo, kay Historia ng Trek Sevilla 11. Nasa listahan nga ako eh, pangatlo nga ako eh. Tuwang-tuwa nga po ako kasi nasa pangatlo ako ng listahan eh. Kalain mo yun, pangatlo pala ako. Hello po, kay Historia na Caroline Pila. Hello po, kapatid. Good morning. Umaga po kina kapatid na Caroline Pila sa Montreal.
Montreal, Canada. Kalain mo. Balita nyo, kinasang kay Jinjan, kinamarli ka lahat to. Bisitahin nyo si ano, PH Latest. Makikita nyo doon yung listahan ng mga YouTubers, ng mga vlogger na minamas report po nila yung gusto nilang ipatake down. Tapos ibalita nyo po sa kanila, ah, mga ka-istorya, para ma-actionan din po nila, ano, para aware sila. Anyway, hindi ako nababahala sa kanila. Ma-take down man nila tayo, maraming paraan para mailabas. Hindi nila tayo mapipigilan eh. Napakadali namang gumawa ng YouTube channel. Oo, mawawala ang kita natin sa YouTube eh. Kumbaga eh, bonus na lang naman yung kita natin sa YouTube channel natin eh. Ano ba naman yung kikitain mo sa YouTube channel mo kung manganganib ng kaya ko, may death threat ako. Gasino na yung kita na yun kung tutusin, di ba? At saka, come on, common knowledge yan. Basta may ads ang YouTube channel ng isang vlogger, eh kumikita talaga siya, sumasahod siya, common knowledge yan eh. Di naman nila pwedeng questionin yan, legal naman yan eh. Matakedown man nila tayo, ay napakadaling gumawa ng YouTube channel eh. Tapos meron din akong Facebook page. Hindi nga lang ako makapag-live doon kasi alam ko haharangin ako doon eh. Ay napakadali lang i-announce. Oh, ito po ang bagong YouTube channel ko. Lahat po ng mga videos ko dito na naka-upload. Come on. Kayo lang yung mapapagod. Daliri nyo lang ang mga ngalay kaka-report. Ay nako. Mga parang mga bata, hindi matanggap ang pagkatalo eh. Ha? Hindi po na infiltrate ng mga talunan ang YouTube. Hindi po. Facebook. Oo, TikTok. Oo. Na infiltrate nila, tapos ang Twitter na infiltrate nila, pero sa palagay ko ngayon kasi di ho ba si ano nang may-ari, kundi ako nagkakamali. Nabili na ni ano, sino ba ito? Si basta na, sa dulo ng dila ko, iba nang may-ari ng ano, ng Twitter. Yung may-ari na po ng Starlink. Sino na ba to? Kalimutan ko. Ang YouTube po, hindi nila basta-basta may infiltrate po ito. Ah, si Mima, kasama din. Ang gawin nyo mga ka-istorya, mas report nyo din sila. Yung mga YouTube channel ng mga talunan, mas report din po ninyo. Eh, total, ginagawa sa atin eh. Wala naman tayong ginagawang masama. Naghahatid lang tayo ng, yun, si Elon Musk po. Tama po, siya nang may-ari ngayon ng ano, si ka-istorya na ni Nita Azucena. Si ano na po ang may-ari ngayon, si Elon Musk nang may-ari ng Twitter ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, ano po. Ano nyo po, ang gawin nyo mga ka-istorya, total, marami naman po tayong mga pro-Marcos at pro-Duterte. O di, mas report din po natin sila. Report din po ninyo. Ginagawa nila sa atin eh. Alam, kilala niyo naman kung sino yung mga talunan na yun na YouTube channel eh. Kilos po tayo mga ka-istorya. Kasi, kung mapipinsala ho nila, kaming mga pro Marcos vloggers, pro Duterte vloggers, ang talo dyan ho, unang-una kayo po, ang sambayan ng Pilipino, hindi ho kami, kasi ginagawa ho namin ito para sa inyo eh. Kayo na ho ang bahalang kumilos para sa mga pro Marcos vloggers at para sa mga pro Duterte vloggers. Eh di mas report din po kayo, yun ang gusto nila, sila ang nag-uumpisa eh. Hindi ho ba, lang hindi ho basta-basta ganun yun, kahit i-report nila na disinformation, misinformation, fake news peddlers. Eh, nare-review naman ni YouTube dyan eh. Ito, kasaysayan ang topic ko, history. Tapos, news update. Tara, naglalas ito, sila natitake down ah. mga ka-istorya, kayo na ang bahalang magtanggol sa amin, mga pro-Marcos at pro-Duterte vloggers. Pero ako, nako, magtagumpay man sila. Bakit? Ang dali naman gumawa ng YouTube channel ah. Ngayon lang, i-download ko na yung mga video ko eh. Pag ako gumawa ulit ng YouTube channel, di, i-upload ko ulit doon. Asan sila? Napigilan nila tayo? Hindi. Papagurin lang nila sarili nila.
Re-record nila uli. E di wow, gawa tayo uli ng YouTube channel. Tingnan natin kung sinong mapapagod. Dadating ang araw, walang tatangkilik sa nila. Tingnan nyo mga ka-istorya. Dadating ang araw, yung mga yan, mamumuhi sa kanilang mga Pilipino. Tingnan nyo yung mga nakaraan na naging salot ng ating bansa. Matagal nang namayapa, pero pati yung alaala nila, kinamumuhian ng mga Pilipino. Masakit kaya ng ganun? Halimbawa, buhay ka pa, tapos ang mga Pilipino namumuhi sa'yo. Tapos hanggang kamatayan mo, kamumuhian ka. Tapos namayapa ka na, yung naiwan mong alaala, kinamumuhian pa ng mga Pilipino. Masakit kaya ng ganun? Kaya nga sabi ko, dapat kabutihan ang gawin mo. Kasi ang saklap na gumawa ka ng masama sa buong bansa, tapos sa bandang huli, buong sambayan ng Pilipino, namumuhi sa'yo. Ang saklap ng ganun. Ay di ho ba? Ay nako, isa lang masasabi ko. Thank you very much, mga talunan. Thank you. Oy mga ka-istorya, batiin nyo naman ako. Congratulate nyo naman ako. Bay, pangatlo ako sa listahan eh. Isipin nyo, third placer ako sa listahan nila. Abay, congratulate nyo naman ako. Tuwang-tuwa ako. Ibig sabihin, pangatlo ako sa listahan eh. Pag pangatlo ka, ibig sabihin eh, kung sa bagay mga ka-istorya, kahit maliit yung YouTube channel ko, yung ilan kong video, isipin mo ha, 134,000 lang ang subscribers ng inyong lingkod. Pero yung views, gaya ng isang video ko, 800,000 plus na views. Yung isa naman, 700,000 na. May 600,000 views plus na. Ay, isipin mo, ibig sabihin, maraming nakakapanood, kaya siguro napapansin nila. Hindi nila matagalan yung katotohanan. Nasusunog yata sila mga kaistorya sa katotohanan. Nasusunog. Nagtatae sa katotohanan. hindi natunawan sa katotohanan, hindi kinaya. Masyado bang matigas nguyain ang katotohanan? Mga talunan, masyado bang matigas ang ngipin ninyo yung totoong kwento ng kasaysayan? Mahirap bang lunukin? Mabigat ba sa tiyan pag nalunok? Kaya balik-balik kayo sa banyo, di kayo mapalagay. Paburger naman po. Si Kaistore na Harris Morton. Ay, nako. Thank you. O, ayan, kinukongratulate nyo na ako. Thank you very much. O, ayan, tuloy, mga talunan. Tuwang-tuwa tuloy si Juan Historiador sa inyo. Ako dahil sa inyo. Kasi kayo eh, masyado kayo. Salamat ka, Historiana Jesse Corceles. Congrats idol, mabuhay ka. Si ka-istoryana Rose Ann Singkit. Ay nako. Magtagumpay man kayo mga talunan. Alam namin kung anong kulay nyo, huwag tayong magbulahan. Magtagumpay man kayo, kaming mga pro Marcos vloggers, kaming mga pro Duterte vloggers, hindi nyo kami makakayang busalan. Maniwala kayo sa amin. Di nyo kami makakayang busalan. Di nyo kami mapipigilan. Napakaraming paraan para maipaalam sa mga Pilipino ang katotohanan. Wala, nasingaw na singaw na yung baho ng mga ina-idol nyo. Di nyo na sila mapagtatakpan. Tanggapin nyo na lang ang katotohanan at magbago na kayo. Makiisa na lang kayo. Magkaisa na lang tayo para sa ikauunlad at ikatatahimik ng bayang ito, ng bansang ito. Tigilan nyo na yung masasamang gawain nyo. Bakit? Kapag napasama ang bansang ito dahil sa kagagawa ninyo, ito, tandaan nyo ang sinasabi ko. Kapag napahamak ang bansang ito dahil sa kagagawa nyo at sa kagagawa ng mga iniidolo ninyo, maniwala kayo sa akin, pati kayo at pati ang mga mahal ninyo sa buhay, madadamay, mapipinsala. Di nyo ba naisip yun? Di nyo ba naisip? Isip-isip din pag may time. Huwag yung kukak ng kukak. Isip-isip din pag may time. No? Watching from Cyprus, si ka-istorya na Visitasyon, Omnes Dakanay. Hello po. Isipin nyo pag sila ang nagda... Yung ano lang mga ina-idol nila, yung mga YouTube channel na ano nila,
pag nagpe-fake news at naninira, wow, pinupuri, pinapalakpakan ng mga palaka. Pinapalakpakan ng mga palaka. Kukak ng kukak. Pero pag itong mga pro Marcos at pro Duterte vloggers ang naglabas ng katotohanan, galit-galit ang mga palaka. Nag-iingay. Sinasabihan, fake news daw kami. Kukak ng kukak. Wow naman, mga palaka. Ha? Oy, mga palakang talunan. Anong klaseng palaka kayo? Ha? Bullfrog ba kayo? Mga palaka. Napapangit tuloy yung bansag sa inyo. Palaka na tuloy kayo ngayon. Ako, sino kayo ng pikon? Ay, nako. Mga palaka, kumusta kayo? Hello. Wala bang lilitaw sa inyo dyan dito sa live ni Juan Historiador? Sige nga, sampul nga, litaw. Total, umuulan-ulan eh. Dito ka nga magkukak sa YouTube channel ko at nang masermunan kita dito. Isip-isip din, mga palaka. Makakukak. Isip-isip din. Kapag ang bansang ito napahamak at napasama, damay kayo. Pati yung mga mahal ninyo sa buhay, damay din. Ngayon lang kayo masaya. Pero pag dumating na yung oras na yung mga mahal ninyo sa buhay, nakikita nyo na napipinsala din dahil sa kagagawa ninyo, dun kayo magsisisi. Di nyo naiisip yun? Ay, nako. Ganda lang ito. Labas na labas pa naman yung dimple ko dahil sa inyo. Ayun, pinagyabang tuloy yung dimple. Ay, nako. Mga palaka, asan kayo? Tuwang-tuwa talaga ako mga kastorya. Hindi ako napipikon. Isipin nyo, ha? Sa halip na ako mapikon, ay naging proud pa ako. Nasa number 3, si Juan Historiador. Akalain mo yun? Alakain mo yun? Palakain mo yun? Number 3 si Juan Historiador? Hello po, ka-historya na Inday Lacoste. Salamat po, ka-historya na Gian Mamuyak. Watching from Nueva Ecija, si ka-historya na Rufina Petasio Jabat. Jabat o Habat? Salamat ka-historya na Zaria Sania. Hello ka-historya na June Espiritu. Nasa ano po siya? Nasa Jeddah. Salamat po. Kinocongratulate ninyo ako. Nasa number 3 po si Juan Historiador ng listahan po nila. Si ka-historya na Marie Khan, watching from the Netherlands. Wow, layo. Trademark nila ang bulaklak. Hello po, ka-istorya na Dia Yap. Wala, walang lumabas na palaka. Nag-aantay ako ngayon dito sa live stream ko, wala. Paabot nyo po ah, dun sa mga kaibigan natin na ano, magkaisa po tayo. Napatunayan na natin ang pagkakaisa natin nung nakarang eleksyon. Patuloy natin po, ipapatuloy natin ang pagkakaisa natin. Magmalasakitan po tayo. Magmahalan po tayo, ano mga ka-istorya. Ipagpatuloy na natin to. Ito yung iniwang ano eh, iniwang hangarin ni dating Pangulong Marcos Sr. at ipinagpapatuloy ngayon ni President-elect, presumptive President Bongbong Marcos. Yung magmahalan, magturingang parang tunay na magkakapatid ang mga Pilipino. Magkakapantay-pantay. Ipagpatuloy na po natin mismo sa sarili natin. Umpisahan na natin. Yun ang magagawa nating tulong sa bagong halal natin na presidente at vice-presidente. Magmalasakit po tayo. Ipagmalasakit po natin yung mga kapwa po natin na pro-Marcos and pro-Duterte vloggers. Dahil balibalik ta rin man po natin ang mundo, ang katotohanan. Dahil po sa mga vloggers, kaya po nailantad sa mga Pilipino ang katotohanan. Kung wala pong mga vloggers, hindi po mamumulat sa katotohanan ang mga Pilipino. Dahil alam nyo ang media, alam nyo naman, mga anti-Marcos sila, anti-Duterte. Kaya kung wala ang mga vloggers, hindi po tayo namulat sana sa katotohanan. Ito po ang dahilan. Kaya ako sumabak sa ganitong larangan, mga ka-istorya. Ang totoo, ang topic po ng YouTube channel ko dati,
construction works, dahil kontraktor nga po ako ng construction works eh. Kaya lang ang sabi ko, sa pangungontrata ko, ako at pamilya ko lang ang makikinabang sa kinikita ko. Pero pagka ako nag-vlog ng history, buong sambayan ng Pilipino, makikinabang dahil malalaman ng mga Pilipino ang katotohanan eh. Yun man lang kako ang maging ambag ko para sa bansang ito, at yun man lang kako ang maging ambag ko para sa pangmatagalang kinabukasan, at sa kinabukasan na yun, doon mamumuhay ang mga anak ko. Kaya ipagmalasakitan po natin, mga kaistorya, ipagmalasakit po natin at ipagtanggol ang bagong pangulo at pangalawang pangulo, si BBM at si Inday Sara, pati na po si Pangulong Duterte, ipagmalasakit natin at ipagtanggol. At ganun din po ang mga pro Marcos at pro Duterte vloggers, ipagmalasakit din po natin at ipagtanggol. Sana nga, kasi nag-usap kami dati ni Sangkay Janjan through Messenger, na gagawa nga daw siya ng Facebook group. Ewan ko kung natuloy. Paki-tanong niyo ho kay Sangkay Janjan, ano ho, paki-heads up po si Sangkay Janjan. Sana nga po ituloy nila yung plano nila. Ako yung nag-aantay lang sa balita ni Sangkay Janjan para doon kami magkausap-usap at makabuo kami ng isang plano o kilusan, ano ho, para sa ikabubuti ng bansang ito. Sana paki-heads up niyo po si Sangkay Janjan. Sana imatuloy na, ano ho, kasi gaya nito. Kung kami sana ay mayroong Facebook group o kaya naman ni group chat, hindi sinasana nagkakausap-usap kami at nakakabusa na kami ng plano at ng hakbang para makounter namin ang mga gantong kilusan itong mga talunan na ito. Ewan ko, wala na akong update dun sa sinabi ni Sangkay Janjan na gagawa ng Facebook group. Sana nga ho, matuloy. Ano, paki-update nyo po sila. At mga ka-istorya ha, tanda nyo po ang aking sinasabi. Ako po ay nakikiusap sa inyo. Ipagmalasakit po natin at ipagtanggol ang mga pro Marcos at pro Duterte vloggers. Mga kaistorya, kami po ang boses, totoong boses ng bayan. Ang boses po ng vloggers ang nagsilbing lakas ng katotohanan, kaya namulat sa katotohanan ang mga Pilipino. Ang boses po ng mga vloggers ay nakaambag ng malaking tulong kina BBM at kina Inday Sara. Totoo po yan, hindi po natin maitatanggi yan. Bakit? Eh kasi yung boses po naming mga pro Marcos at pro Duterte vloggers, kami po ang naging dahilan kaya naipaabot sa sambayan ng Pilipino sa buong mundo ha, hindi lang basta sa Pilipinas, kasi nakakalat ang mga Pilipino sa buong mundo. Ang boses po ng mga pro Marcos at pro Duterte vloggers ang naging dahilan kaya nalaman ng mga Pilipino sa buong mundo ang katotohanan. Totoo po yan. Totoo po yan. Paki-heads up nyo po sila tungkol dito, kasi may kilusan na naman sila. Tapos, ito si Mima. Kinausap ko to si Mima, nag-advise ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, si Mima Alicia, sabi ko sa kanya, kasi alam ko yung ginawa sa YouTube channel niya. Nangyari sa akin yan, alam nyo ho yan. Ano ho, mga ka-story. So, nag-advise ako sa kanya, kasi ang plano niya, hindi ako nagkamali, gagawin ko yung YouTube channel. Sabi ko sa kanya, nag-advise ako, ipagpatuloy mo ang YouTube channel mo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Linisin mo yung YouTube channel mo para hindi ka mahanapan ng butas nitong mga talunan. Parang ganun yung ano, sa madaling salita. So, tinuloy naman niya. Now, na-monetized ulit siya. So, ayan, binabakbakan na naman sila ni Mima Alicia. Piko na naman sila. O, nasa listahan tuloy si Mima Alicia nitong mga talunan na ito. Kawawa naman, kababalik lang ni Mima Alicia, titirahin na naman itong mga talunan na ito. Kaya, alam nyo, kayo hong mga 31 million Filipinos, kayo ho ang shield namin na mga vloggers. Kayo ho. Kung wala po kayo, wala kami. Sabi ko nga, ipinagpapasalamat ko sa inyo ng lubos. Totoo, sumasahod po ako dito sa YouTube channel ko. Sino ba namang vloggers ang hindi sumasahod? Basta na monetize naman kasi ang ano mo, sumasahod ka. Sabi, yung isang anti-Marcos. Sabi, fake news daw. Parang ang purpose ko lang daw eh, makaparami na yung views para mas marami ang kita. Eh di wow. Ang purpose ko talaga, dumami ang views. Bakit? Hindi para lumaki ang kita. Jesus. Yung
yung lumaki ang kita, eh, kumbaga eh, bonus na lang yan. Blessing in disguise na lang yan. Ang purpose ko, kaya gusto kong dumami ang views, para dumami ang makaalam ng katotohanan. Ayun naman yun eh. Mm. Eh kaya lang, lagi tayong hinahanapan ng butas. Pero yung muta nila sa mata, na kasing laki na ng kulangot, hindi nila makita-kita. Ay, nako. Ah, may nakapasok si kamay na bakal daw sa naging kamay ng palaka. Salamat po kay Istorya na Grace Martinez. Salamat kay Istorya na Gigi Man. Salamat kay Istorya na Jus Apicache. Take down daw, i-take down daw. Asa na ba yun? Ha? Report, user. O, yun yung ano eh. Tinuturuan. Ha? Open YouTube app, search name. Sa page niya, may 3 dots. Click report, user. Tapos option 1. Then sa notes, write fake news peddler, misinformation, and disinformation. Wow! Wow! Disinformation talaga. Ha? Hiyang-hiya naman ako sa iyo. Hmm? I love you. Disinformation, ha? Ha? Panoorin niyo nga lahat ng video ko kung meron yan disinformation. Eh lahat ng video ko nagpakita ako ng mga lehitimo na sources. Hmm. Screenshots and video clips, at may time pa inilalagay ko pa sa description yung source of information. Tapos sasabihin nila fake news. Eh di wow. Hmm. Pero yung mga idol nila na YouTube channel, pag naglabas ng content na fake news, puro narrative lang, walang ebidensya, pero pinapalakpakan ng mga palaka, no? Pinapalakpakan ng mga palaka, syempre idol nila, kulang na nga lang eh, sambahin nila eh, di ba? Nako, mga ka-istorya. Mga ka-istorya, hinihingi po namin mga pro Marcos and pro Duterte vloggers ang inyong buong suporta. Sabi ko nga po, kayong 31 million Filipinos, kayo ang shield namin. At siyempre, unang-una na ang Panginoon. Ang Panginoon. At pangalawa po kayo. Ano po? Kung hindi po ninyo kami ipagtatanggol, eh baka magtagumpay sila, mga ka-istorya. Yung ginagawa nilang pagkilos, eh, hindi naman siguro masama na gawin din natin. Hindi ho ba? Eh, total silang nauna eh. Hindi ho ba? Hmm. Salamat kay Istorya na Miss Pearly and KHP, Kit Kat's Home Project. Hmm. Pakipaabot nyo po sa mga pro Marcos and pro Duterte vloggers. Ano ho itong tungkol po dito? At paki-heads up na din po sila, particularly si Sangkay Chanchan. Ano ho? Kasi yung napag-usapan ho namin dati, nagagawa sila ng Facebook group. Sana ho matuloy. Kasi kailangan po talaga na magkaroon kami ng grupo sa Facebook o group chat para po mayroon kaming ano, grupo o group chat kung saan kami nag-uusap-usap. Kasi gaya nito, kinakailangan agad-agad mag-usap-usap kami. Para humaharangan po namin yung masasama nilang gawain. Importante po talaga na may ugnayan po kami, na may komunikasyon kami. Sana matuloy. And ito po, good news para sa mga vloggers. Sabi po ng ni Idol BBM, i-re-recognize daw po ng gobyerno, sa pag-upo po niya ha, i-re-recognize daw po ng gobyerno ang mga vloggers. Wow! Napakagandang balita niyan. Napakagandang balita po niyan. Sa China po, recognized ang mga vloggers. Alam niyo ba, sa China, kapag ka merong press conference, ano ho, halimbawa si Putin nagpatawag ng press conference, kasama po ang mga vloggers. Nasa linyahan ka din na pwede kang magtanong kay Putin. So, ganun po ang inaano ni BBM. I-recognize po ng gobyerno ang mga vloggers. Napakaganda po nun. Napakaganda nun. Para naman, ano, kasi kami mga vloggers, balik-balik ta rin man ang sitwasyon. Kami ang nagbabalansin ng mga balita eh.
Di ho ba? Dati kasi, balita lang dito ang pinakikinggan natin. Yung nagbabalansi, wala. Kaya sila lang yung nagsasabi ng totoo. Eh ngayon, may mga vloggers na nababalansi ngayon ang balita. Yun naman ang kinagagalitan nitong mga palaka na ito. Mga palaka. Mula ngayon, ang itatawag ko sa inyo, palaka. Mga palakang kuka, kanaho. Natatawa talaga ako, mga ka-istorya. Hindi ako napipikon, hindi ako nasar. Natatawa tawa talaga ako sa mga palakang kukak na ito. Ay, dako. Oh, wala tuloy makapag-comment ngayon. Oh. Hello po, magandang gabi po ka-istorya na Hilmark Tandok. Ay, nako. Hindi nila kami magagawang busalan, maniwala sila. Napakaraming paraan. Hindi nila kami magagawang busalan. Ito ang paraan. Tuturuan ko kayo ha, mga palakang kukak ha. Tuturuan ko kayo ng pinakamabisang paraan para mapatahimik nyo kaming mga pro Marcos and pro Duterte vloggers. Ito pinakamabisa talaga ito. Ha? Pinakamabisa talaga ito. Mismo si YouTube ang i-take down ninyo, hindi yung mga vloggers. Kung kaya nyo i-take down si YouTube. O kaya naman, sabihin nyo sa gobyerno, iban ang YouTube dito sa Pilipinas. Yan ang pinakamabisang paraan na magagawa ninyo. Pag nagawa ninyo, na pasunurin ang gobyerno, na iban si YouTube dito sa Pilipinas, yun na ang pinakamabisang paraan na nagawa ninyo. But, very impossible. Not in a million times na magagawa ninyo yan. For sure. Ito take down kami mga pro Marcos vloggers, pro Duterte vloggers, mass reporting, disinformation, fake news peddlers. Hello? Hello? Bakit yung reyna ng fake news hindi nyo i-report? Lahat na lang ng ano eh, lahat na lang ng ginawa ng gobyerno sinisiraan. Ay nako mga ka-istorya, lumalalim na ang gabi. Maingay pa ako. Hanggang doon lang mga ka-istorya. Paki-heads up nyo po ang lahat po ng pro Marcos at pro Duterte vloggers. Ipaalam nyo po sa kanila ang tungkol dito kasi baka meron pa pong hindi nakakaalam. Ano ho? Tapos paki-heads up nyo rin po sina Sangkay Janjan at sina Madam Maharlika ano ho, na sana ituloy na po nila yung plano nila na Facebook group o kaya naman ay isang grupo na bubuuhin nila outside the Facebook kung saan doon kami magkakaroon ng direktang komunikasyon. Ano ho? Kasi itong mga ganitong dapat na usapin dapat nahaharangan ho agad namin, naa-aksyonan ho agad namin. Ano po? Ako busy ho kasi ako simula bukas. Marami ho kasi akong dokumentaryo na gagawin mga ka-istorya. Hindi pa po tapos ang laban. Kasi marami pa po mga Pilipino ang hindi nabubuksan ng isipan kaya hindi tayo titigil sa pagsisiwalat ng totoong kwento ng kasaysayan. Salamat po kapatid na Erlinda Calderon. Salamat ka-istorya na Katrina L. Sandali nga, matingnan ko nga itong ano. Sandali po, ano po? O, shoutout po kay ka-istorya na Hilmark Tandok. Paki-shoutout po sina kila Melanie. O, shoutout po kina Melanie Amanda. Melanie, Amanda, Roda at Melissa family ko. Ayan po. Dali po ha mga ka-istorya. Ito, kunukuha ko yung listahan. Mga YouTuber po, ano po? So, ito na po. Para sa ka-istorya natin na naghihingi ng listahan ng mga YouTuber na gusto nilang ipatik down. Number 1, Madam Ellie. Number 2, Sangkay Janjan TV.
Number 3, Juan Historiador. Number 4, Maharlika. Number 5, Real Asian Beauty. Number 6, Yui TV. Number 7, Hiwaga. Number 8, Pinas Insider. Number 9, Kapatid Avinid. So, kita nyo pati si Kapatid Avinid gusto nilang banatan. Number 10, Philippines Trending News. Number 11, Page Latest. Number 12, Mima. Si Mima Alicia po ito. Dati po kasi Mima Alicia, diba? Ngayon, Mima na lang. Number 13, Ben Barubal. O, ayan na, napansin na nila si Ben Barubal. May note pa po sa baba, ha? Nakasulat ito. Kailangan sila ma-take down dahil baka bigyan na sila ng media pass. Siguro na-inform na po sila dun sa ini-announce ng kampo po ni BBM na i-re-recognize po ng gobyerno ang mga vloggers. Ano po? Ito sinasabi nila dito. Baka nakarating na sa kaalaman nila. Kaya hindi na naman mapalagay ang puwet ng mga to. Umuusok na naman ang puwet ng mga to. Kailangan sila ma-take down dahil baka bigyan na sila ng media pass and be part of the Malacanang Press Corps. Nakarating malamang sa kaalaman nila, mga ka-istorya. Eto, nakarating malamang sa kaalaman nila yung ini-announce ng kampo po ni BBM na i-re-recognize na ng gobyerno ang mga vloggers. Malamang. Ibig sabihin, kailangan daw po kaming ma-takedown dahil baka daw mabigyan kami ng media pass at maging bahagi na kami ng Malacanang Press Corps. Ibig sabihin, baka makapasok na kami dun sa Malacanang at pwede na kaming mag-interview pag nag-press conference ang presidente. Kita nyo? Kabastusan na yun sa journalism. Sinong bastos ngayon? Kami? Kami na nagsasabi ng katotohanan, kami na naghahatid ng totoong kwento ng kasaysayan, kami yung bastos. We have editors, researchers, and are bound by ethics and are answerable by law. Sila magkalat ng fake news and biases nila sa administrasyon. Wala sila. Pananagutan. Edi wow. Ipaalam nyo po yan, mga ka-istorya. Ano po? Bisitahin nyo po si PH Latest, ano ho, para makita nyo ho doon yung ano, kasi nag-live stream po siya kanina, ano ho, tapos iparating nyo din po ito, iparating nyo po sa kanila, para ma-heads up po sila, ano ho, Madam Ellie, Sangkay Janjan, pangatlo ako, Juan Historiador, Maharlika, Real Asian Beauty, Yoy TV, Hiwaga, Pinas Insider, Kapatid Avinids, Philippines Trending News, Page Latest, Mima, Ben Barubal. Yan po. 13 po. Aba, isipin mo. 10 pala yung naungusan ko sa listahan nila. Number 3 ako. Wow! Thank you so much. Thank you so much, mga palaka. Shout out sa inyo. Asar na naman ang mga to. Sigurado. Asar na naman. Maniwala kayo sa amin. Sige, i-take down nyo kami lahat. Ay palagay natin na take down kami lahat. Sa palagay nyo, mabubusalan ninyo yung bibig namin. Sa palagay ninyo, mga palaka. Ha? Gagawa lang din natin ulit ang YouTube channel eh. Tapos yung mga contents namin, i-re-upload lang din ulit namin eh. So, sinong niluloko ninyo? Sinong pinapagod ninyo? Diba? Shout out po kay Storya na Banat Boy. Magandang gabi po sa iyo. Okay, sa Facebook po talaga, ibubuli ka. Anyway, hindi siguro alam pa ni Madam Ellie na pwede siyang mag-block doon sa kanyang Facebook page. Pwede po. Pwede. Ay, ako ganyan ang ginagawa ko. Ba't ko sila pagtatsagaan? So, dito lang sa YouTube channel ko eh. Ang turing ko sa mga ganyan basura, nililinis ko ang YouTube channel ko. Ayokong may makapasok dito na magkakalat ng basura. Eh, basura lang naman ang sasabihin ng mga yan eh. Mga trash talk. Ano pa? O, di basura nga. May time pa, mumurahin ka pa. Di ba? Shout out po kay Istorya na Jocelyn Baker. Salamat po kay Istorya Trixie Villa for congratulating me. It flatters me, you know. Na
overwhelmed ang pakiramdam ko. Nako-congratulate ako dahil nasa number 3 ako ng listahan ng mga palaka na talunan. Wow! Wow! I'm so proud of it, you know. Number 3? Number 3, oh my gulay. Oh my gulay. All over the Philippines, of all the pro Marcos and pro Duterte vloggers, hindi ko akalain makukuha ko ang third place. Isipin niyo yun? Wow! Wow naman! Wow! Ayan, ganda lang mga ka-istorya. Paki-heads up niyo po sila ano po. At sana po magkaisa tayo ng mga ka-istorya. Sana ang mga 31 million Filipinos. Ano kaya kung gawin din ng 31 million Filipinos na imas report din sila? Itong mga ina-idol nila ng mga content creator, mga YouTuber, ano? Ano kaya kung imas report din sila na sila ay fake news peddlers at nagkakalat ng disinformation? Sige nga. Salamat kay Storena Jocelyn Baker. Salamat po kay Storena Inday Lacoste. Salamat po kay Storena Gina Balanay. Oo nga, kay Storena Dakilang Maldita PAC. Nasa number 3 pa naman ako. Wow! Salamat kay Storena Hilmar Mark Tandok. Salamat po kay Storena Katrina L for your best wish. Salamat kay Storena Alex Andrade. So hanggang doon lang po ano po. Ulitin ko po kay Storena Gigi One. Ito po. Yung mga YouTuber po na gusto nilang ipa-takedown. Ano ho? Minamas report po nila ito. Number 1, Madam Ellie. Number 2, Sangkay Janjan TV. Number 3, Juan Historiador. Ako yun. Ako yun. Number 3 ako. Proud ako dyan eh. Number 4, Maharlika. Number 5, Real Asian Beauty. Number 6, Yui TV. Number 7, Hiwaga. Number 8, Pinas Insider. Number 9, Kapatid Avenids. Number 10, Philippines Trending News. Number 11, Page Latest. Number 12, Mima. Si Mima Alicia po ito. Ngayon, Mima na kasi yung YouTube channel niya. Number 13, Ben Barubal. Babarubalin kayo niya ni Ben. Akala nyo? Oy, Ben. San ka? Paki-ano, shoutout sa'yo, Ben Barubal. Paki-ano nyo nga po ito kay Ben Barubal. Oy, paring Ben. Ay, di ba kainuman kita noong 1960? Barubalin mo nga itong mga palaka na ito na talunan na tayo pala ay minamas report. Gusto tayong ipa-take down. Ben, nasan ka? Anyway, baka ho, seryosohin po ninyo. Ano po? hindi ako umiinom. Isipin nyo, 1960 kainuman ko. Oh, nakikita nyo si Juan Historiador? Ayan, oh. Nakita tuloy yung pikas-pikas sa mukha. Sa camera po kasi pangit ang camera ng cellphone na to. Asar na naman tong mga to. Ay nako. Ay, katatawa tuloy. Katatawa ko tuloy. Lumalabas yung dimple ni Juan Historiador na matagal nang itinatago. Sana itago na lang habang buhay. Ah, kayo na ho ang bahala. Ano ho, mga ka-istorya? Ano po? Ang ganda na lamang po. Humahaba na ho. 54 minutes na po. Ipaabot nyo po sa kanila. Ano po? O na po, itong 13 na ito. O 12 na lang pala. At 11 na lang pala. Kasi alam na ni Page latest eh. Yung 11 po na yun, ipaalam nyo po sa kanila. Ano po? Tapos paki-heads up nyo po si Sangkay Janjan at saka po si Madam Maharlika tungkol dun po sa plano nila dati na Facebook group o kaya naman GC o kaya naman kasi alam nyo naman ang Facebook sana gumawa ng grupo outside the Facebook kung saan doon kami magkakaroon ng direktang komunikasyon. Ano ho? Paki-heads up nyo po sila mga ka-istorya. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po tayong lahat.